Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahalang Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. O dakilang Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahalang Panginoon. Minsan pa po, mahalang Panginoon, kami po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila sa iyong dakila at makapangyarihan pangalan. Kami, mahalang Panginoon, na ipatuloy na nagpapasalamat sa unang panalangin namin minamat kay Galang-Galang ng mga pastor sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Mula sa opening prayer, joyful and solemn song, sa mga buhay na patutuo, nagsilbing kalakas na sa bawat nakapakinig nito. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pag-aawitan, mga special numbers, sa mga pag-aawitan na umabot sa iyong trono ng biyaya. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Maraming ding salamat, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay sa susi ng pagpapala na nagbumula sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At ngayon pa, minsan pa, mahal na Panginoon, kami po'y nasa bahagi na pakikinig na iyong salita, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo po ko tangisan mo po ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi. Bigyan mo po ko ng sapat na karunungan, kaalaman, mahal na Panginoon. Na sa akin, wala po ko magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po aking sinasandigan, mahal na Panginoon, ng aking kaaraman at kahabagan nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa unang panalangin namin, minamad ginagalang ng mahal na pastor at sa dakilang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubts, cast out right now. In the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. Bago ang lahat, mga minamahal, ako'y napapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na may likha ng langit at ang lupa at nagbibigay sa atin ang pinakamataas na pagpapahalaga at pagbibigay sa atin ang pag-ibig at pagmamahal. At ako rin po yung nagpapaabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal pastor, beloved honorable pastor Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating sa ating kapanahunan, the only man of God sa aking buhay. At ako po yung nagpapaabot din ng aking pag-alala to cherish the blessed memories of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Beloved Mama, ako po'y nagpapasalamat sa kanyang mga turo, pangangalaga, pagkalinga, pag-aruga, pagpapakita ng kahalagaan sa tulad nating mga kinawag ng mahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpapaabot ng aking pagbati sa aking beloved wife, beloved Peach, the eldest daughter ng ating minamahal, kagalang-galang ng mahal na pastor, sa lahat namin, sa aking mga anak, sa lahat po ng aming mahal na mga kapatid, sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, co-workers na naririto, purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng elders of the church, sa lahat po ng ating mga sa lahat po ng ating mga manlulugtog, beloved choir members, sa lahat po ng ating mga mahal na mga kapatiran, at higit sa lahat sa mga baguhan, sa mga nanonood po sa live streaming po, dito po sa Tayog, pagpalain po tayo ng mahal na Panginoon. Bagong lahat, bumabati po ako ng 29th church anniversary ng ating ng Tayog Outreach. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, napakasaya ng aking pakiramdam na muli kaming mabalik ako dito sa lugar po ng Tayog. Alam mo, it's medyo mahaba-haba na rin panahon na hindi po kami nakabalik sa lugar ng Tayog, pero ako po'y naglubos at labis ang aking pagpapasalamat sa mahal na Panginoon na nakikita kong pinagtibay po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala. Naririto ang ating mga baguhan. Kayo rin po ay pinagpala. Alam niyo po, hindi basta-basta ang pagtitipon ng ganito. Hindi ito yung tulad ng pagtitipon ng isang may kaarawan o pagtitipon ng isang mga nandyan sa mga labas na mga nakikita-kita na sa kanilang mga kaibigan. Ito po ay pagtitipon kung saan natin diluluwalhati, kinikilala, pinag-uusapan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sinasabi nga doon sa Matthew 18:20, sabi, two or three are gathered together in my name, nandyan ako sa kanilang kagitnaan. So, na tayo natutuwa, mga minamahal, na dahil sa sinabi ng mahal na Panginoon, dalawa o tatlo, nakakatipon-tipon,
at ang pinag-uusapan ay kanyang kadakilaan, naririto siya sa ating kalagitnaan. Kaya sigurado tayo, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, alam ko at alam niyo rin po mga minamahal, mula kanina wala pong tigil ang pagpapasalamat ng ating mga mahal na mga kapatiran. Nakita niyo kung paano sila pinagpala, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami rin mga minamahal, tulad ng mga baguhang naririto, kami rin ay tulad niyo dati, na parang wala kaming patutunguhan, parang wala kaming pag-asa sa buhay. Ang akala lang namin, ang aming karunungan, ang katayuan sa buhay, yung mga kaalaman ay sadyang magbibigay sa amin ng aming destinasyon sa buhay. Pero mga minamahal, nagkamali pala. Dahil sabi nga dito, tayo ay nagkasala. At walang umabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang akala natin sa ating kapamaraanan ay kaya natin iligtas ang ating sarili. Pero napaka tayo pala ay naging mangmang. Ang akala natin, ang isip ng tao ay siyang isip ng mahal na Panginoon. At ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon ay kapamaraanan ng tao. Napaka mali pala, mga minamahal. Tayo ay pinagpala, binigyan tayo ng mga ganitong klase ng gawain, banal na gawain, kung saan talaga nagtuturo kung paano tayo makakakilala sa dakilang Diyos. Hindi po tayo pinagdamutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay matuto, upang tayo ay makakilala, upang tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga nung araw, ang sinasabi sa Biblia sa Romans 3:23, "For all has come short of the glory of God." Walang nakaabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tawag sa atin, makasalanan. At ano ba ang kinakahantungan ng mga makakasalanan ng tao? Ang may mga kasalanan ng tao na walang kapamaraanan kung paano mababago o mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ang sabi nga po dito sa Romans 6:23, "For the wages of sin," yung ating palang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. So, kung tayo ay mamamatay na tayo punong-puno ng kasalanan, saan ang pupunta ang ating mga kaluluwa? Hindi po natin pwedeng sabihin na pag tayo namatay, wala na. Hanggang doon lang tayo sa libingan. Hindi po totoo yun. Ang dahil, sabi nga, ang katawang lupang ito ay ginawa ng mahal na Panginoon para sa siglan ng kanyang espiritu. Ang hininga ng buhay na galing sa mahal na Panginoon ay sadyang galing sa mahal na Panginoon. Kaya kung tayo ay pumanaw, mawala ng buhay, kuhanin ng mahal na Panginoon ang ating buhay, ang katawang lupang ito ay babalik sa lupa, magiging alabok. At ang espiritu ng mahal na Panginoon ay siyang babalik sa kanya. So wala pala tayong dapat gawin kundi pag-ingatan ang buhay na pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo rin, mahal na Panginoon, mga minamahal, ay hindi alam itong mga bagay na to. Ako'y nagpapasalamat na dahil meron tayong mga tinatawag na anniversary. Itong mga anniversary ito ay ating binibigyan ng pansin. Dahil ito hindi lang isang kapamaraanan ng pagpapasalamat. Ito ay isang kapamaraanan din upang baliktanawan natin ang ating pinagmulan. Kung paano tayo narito ngayon sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero ito'y hindi tinatapos doon. Sabi nga, merong isang pinakamagandang bagay na ginawa ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ang kaloob na walang bayad, ito'y libre. Hindi ito pinaghihirapan. Hindi ito pinagsasakripisuhan. Ito'y libre binigay ng mahal na Panginoon. Ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi ito tulad nung tinuturo nung araw. Pumunta ka sa mga relihiyon. Kung gusto mo maligtas ang isang tao, pumunta ka doon sa isang taong nagdarasal daw. O sige, magdasal ka ng pagdasal mo nga ang kaluluwa ni Ka Pedro o ni Ka Juan para siya pumunta na sa langit na galing sa purgatorio. Hindi po ganyan ang turo ng mahal na Panginoon dahil ang kaligtasan ng tao dito sa lupa ginagawa mismo ng tao dahil tayo mismo ipapagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Ipapagtrabaho natin ang pamimili kung ano ang dapat natin gawin. Susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon o hindi susunod sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng isang araw. Mamimili tayo.
I give you this day, ibibigay ko sa iyo ang araw na ito upang ikaw ay mamili sa buhay o kamatayan. Kung ikaw ay susunod sa mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan. Kung ikaw hindi tatalima sa mahal na Panginoon, ikaw ay mapapahamak sa kamatayan. Hindi po tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon dahil sa kanyang kapamaraanan. Sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon, tinupad niya ang kanyang sinasabing kapamaraanan upang ang kasalanan ng taong walang kapangyarihan, iligtas ang sarili, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay Diyos. Sabi nga, hindi mo makikita ang mahal na Panginoon dahil siya ay Espiritu. Yan ay pagtingin ng tao, pero hindi yan ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon, walang imposible. Lahat ng bagay ay gagawin ng mahal na Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Tayo ang kanyang mga nilikha. Tayo ang kanyang minamahal. Tayo ang kanyang pinaglalaanan ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag natin sasayangin ang bawat pagtitipon na ganito. Buksan natin ang ating pangunawa. Bigyan natin ng panahon. Kaya tayo narito, hindi natin alam kung bukas makalawa, wala nang tatayo o ano pa, sino pa man mga mangangaral na narito na magdadala ng salita ng mahal na Panginoon. Sinasabi rin sa Biblia, darating ang panahon na magkakaroon ng famine o yung dilubyo o kaya yung tagtuyot. Hindi ito tagtuyot o famine about sa pagkain. Ang famine na tinutukoy dito sa Biblia ay ang salita ng mahal na Panginoon. Hanap-hanapin mo man. Pag dumating ang mahal na Panginoon, mawala na lahat ang tao pinili ng mahal na Panginoon upang magbigay ng pangangaral o pagpapaalala sa inyo. Hanapin nyo man sila, hindi nyo nila sa masusumpungan. Sinayang natin ang gintong panahon na binigay ng mahal na Panginoon upang siya kilalanin sa panahong ibinibigay sa atin. Alam niyo mga minamahal, meron kayong panahon sa inyong pagtatrabaho, meron kayong panahon sa inyong pag-aaral, meron kayong panahon sa inyong mga kaibigan, meron kayong panahon sa ating sa inyong kanyang mga pamilya. Pero hinihiling na mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na panahon upang kilalanin natin ang mahal na Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga rito, hindi sapat ang batas upang iligtas ang tao. Kaya ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Espiritu, nagkatawang tao, inilagay niya ang kanyang sarili sa kasalanan upang ang kasalanan ito ay magdusa sa katubusan ng tao. We cannot do that. Kaya nga sabi nga, mapalad ang mga tao na pinili, tanggapin, kilalanin ang mahal na Panginoon dahil hindi sila inuhusgahan. Ikaw na tumanggap, kumilala sa salita ng mahal na Panginoon, hindi ikaw inuhusgahan. Pero sa mga tao hindi tumanggap o kumilala sa salita ng mahal na Panginoon, siya ngayon ay husgado na. Hindi na kailangan pa dumating ang mahal na Panginoon. Dahil pala ngayon, kung hindi mo tatanggapin ang mahal na Panginoon at hindi mo siya kikilalanin bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, ikaw ay hinusgahan mo na ang iyong sarili. Praise the Lord. Kaya nga sabi nga rito sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Anong pangalan? Ang pangalan niya ay si Jesus. Naging malinaw po. Nasusundan niyo pa po ako. Ito po ay matagal nang ipinangaral ng tao ng Diyos. Tayo'y pinag-aaralan lang natin. Pinapaalala ko lamang po sa bawat isa sa atin. Meron po tayong inaakala natin. We have... Hindi ko sinasabing walang kwenta ang pagbibilang ng ating mga taon sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero mahalaga rin na bilangin natin kung ilang taon na tayo sa mahal na Panginoon. Pero mas mahalaga para malaman natin ano na ba ang tayo natin sa harap ng mahal na Panginoon. Pwede natin sabihin, ako ay 20 years na, ako ay 49 years na, ako ay sabayan ng banal na gawain ito, ako ay isang taon pa lamang. Pero minsan sinasabi, bakit itong taong ito, isang taon pa lamang pero napagaling na, nabigay na lahat ng kanyang mga, ang kanyang mga hinihiling sa mahal na Panginoon. Bakit ang mga nauna ay hindi pa umuusbong sa kanila ang kanilang mga panalangin? May mga kaganapan kasi na tayo dapat mismo na tinawag ng mahal na Panginoon ang gagawa. Pagpalagay po natin, ako na narito sa inyong harapan, may dala kong isang envelope. Ang sabi ko, ang envelope nito ay pagpapala. Tinawag ko ang isang tao, pumarito ka sa akin at kunin mo tong envelope na to. Dahil ito ay pagpapala para sa iyo. Pag ang ginawa niya, bago siya pumunta, kung saan siya pumupunta, pumunta muna siya sa kaibigan niya, nakipagkwentuhan siya, pumunta muna siya sa labas, kumain siya, pumunta muna siya dun sa mga bagay na hindi importante. Bago siya makarating sa akin, marami,
at hindi pa siya nakakarating kahit bumilang na ng taon kasi konsensya siya pumupunta. Samantalang may isang tao akong tinawag baguan na tumanggap sa mga lapay, nilanggap ko, bumunta ka dito, tanggapin mo pagpapalang to. Kung siya ay dire-diretsong pupunta sa akin at kukunin niya ang pagpapalang to, siya ang makakatanggap ng pagpapalang yan. Kaya sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi pa-banjing-banjing. Hindi tayo parang binabaliwalaan mo. Hindi mo sinasabi, bahala na, may bukas pa naman. Sino makakapagsabi sa atin na may bukas pa? Sino makakapagsabi kung ano mangyayari mamaya o ilang segundo pa lamang? Tandaan natin, maraming bagay na nangyari. Way back sa year 2020, hindi natin alam, ang lahat ng tao masigla, ang lahat ng tao ay naghahanap buhay, nag-aaral, may mga negosyo. Pero ilang saglit, biglang nawala lahat yan dahil may dumating na COVID. Hindi natin alam yon, pero buong mundo nagulantang. Hindi nila alam ang gagawin nila. Ang mayaman naging mahirap. Ang mayaman at mahirap, parehong pumipila sa ayuda. Hindi gusto nila yan, pero yan ay ginawa ng kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Parang minsan, stop. Sabi naman, stop. Tingnan mo naman ako. Naunawaan niyo po ako. Kung naunawaan niyo po ako, pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ito ang sabi ng mahal na Panginoon. Bago tayo, kaya tayo itinuring bayan ng mahal na Panginoon. Pag-aari ng mahal na Panginoon. Ano sabi ng mahal na Panginoon sa 1 Corinthians 3:16? Ang sabi niya, hindi pa ganyo nalalaman, ako'y templo ng Diyos at ang Espiritu ay nananahan sa inyo. Hindi niyo ba nalalaman, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y nananahan sa inyo? Meron pang isang versikulo na supporting verse dito, yung 1 Corinthians 6:19 and 20. Ang sabi, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu? No? Banal na Espiritu na nasa inyo? Na tinanggap ninyo sa Diyos na hindi agay at hindi kayo sa inyong sarili. Sabi nga, hindi sa ating kapamahalaan ang Espiritu na nasa atin. Mula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, bilang Diyos at Hari ng ating buhay, ang mahal na Panginoon na ang siya nagbimiari sa atin. Sapagkat kayo ay binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang iyong katawan. Kaya kung tayo ay gusto natin maging templo ng ating pinakamamahal na Panginoon at luwalhatiin natin ang ating katawan tulad ng sinabi ng mahal na Panginoon dahil ako ay nasa sa inyo. Kung ang gagawin po natin ay wala tayo sa holiness, wala tayo sa gawa ng isang tunay na Kristiyano, alam niyo mga minamahal, simple lang ang pinagagawa sa atin kung paano tayo magpuri, paano tayo magluwalhati, paano tayo maglumakad, paano tayo magdami, paano tayo magsalita, simple lamang po. Dahil ito ay tinuro na ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi na to pagtatalo. Dahil sa atin, naramdaman natin at isa tayo sa ding preba na mula ng sinusunod natin ang lahat ng kapamaraanang itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ito'y umpisa na ng ating pagpapala. Hindi po tayo pwedeng gumalwa ng dahil sinabi, ito yung bagong uri ng pagpupuri. Ito ang bagong uri ng mga awitin. Ito ang bagong uri ng kasuotan. Ito ang bagong uri ng paggalaw. Kung yan ay hindi galing sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang tanong ko, kanino galing yan? Hindi sa lahat. Ang sinasabi po natin, ang nagturo ay ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya kung sinabi nilang ito'y tama at kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, ito'y tama. Ito'y kalugod-lugod sa mahal na Panginoon at wala tayong kapahamakan. Pero kung ito'y babaguhin sa kapamaraanan ng pagbabago lamang at wala sa katwiran, ayun na po mag-isip, sino susundin ko ang nagbabago o ang nagpagtupad ng tama sa aming buhay, kaya kami tinatawag anak ng mahal na Panginoon. Nasa sa inyo po yan, mga minamahal. Binigyan kayo ng kaalaman, wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito, paano ba natin to? Sabi nga, di ba sabi nga, ang buhay natin, ang mananampalataya kasi ganito. Ang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, hiniwalay ng mahal na Panginoon sa isip at gawa ng sanglibutan. For what reason? Kasi gustong makasiguro ang mahal na Panginoon, akin kayong kumpleto. Akin ang pangangalaga sa inyo.
Yan ang gusto ng mahal ng Panginoon. Sabi nga dito, believers are set aside in this world in order that our loving God will have full control of our salvation in our eternal life. Kaya hinihiwalay tayo. Huwag naman natin hinihiwalay tayo sa ng mahal ng Panginoon sa pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal ng Panginoon sa dati nating mga sa kabutihan. Dinala na tayo sa kaayusan. Huwag naman, may konti lang pagbabago. O sige, baka pwede na yan. Hindi pwede po yun. Tandaan po natin, ang una ay una. Kahit pag sinabi mo, anong hawak mo? Original. Pero meron po ako, authenticated copy. Authenticated lang yun, na para sabi, hinango sa original. Pero walang pwedeng bumalit sa original. Walang papalit sa original. Meron lang hango sa original. Pero hindi mo pinalitan ang original. Pag tinanong, saan base yung authenticated document ko? Doon po sa original. So, hindi ito authenticated document base sa pagbabago ng original. Wala pong ganun. Ang totoong pagpapala, isang turo lang na mahal na Panginoon. Sa matanda't bata, sabi natin mga magulang sa mahal na Panginoon, sapat na ang turo ng ating mahal na pastor para sa bata at matanda. Hindi kailangan na paghiwalayin. Ano sinabi ng mahal na Panginoon? Di ba may mga bata palapit sa kanya? Nangangaral ang mahal na Panginoon. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Huwag niyong awatin ang mga bata. Bayaan mo silang sumama para sila makapakinig ng aking salita. Huwag po natin gawin ang ibang kapamaraanan kung paano pakilala ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sa ibang kapamaraanan, huwag mong hiwalay ang bata sa mga matured. Let them join as one because we are one sa harap ng mahal na Panginoon. Kasi baka dumating ang panahon, bakit? Ginagawa naman namin yung dapat gawin. Ang tanong, ang ginagawa nyo ba yung dating ginagawa na sinabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon? O iba? Bakit ba natin binibigyan ng pansin to? Di ba ang sabi ng mahal na Panginoon, I will give you pastor according to my heart, which will feed you with knowledge and understanding. Alam nyo, bago na pagtagumpayan ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang pagtitiwala ayon sa puso ng ating mahal na Panginoon, hinanap at pinagtagumpayan ng ating kagalang-galang na mahal na pastor ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, siya lang ang nakita ko. Ang tao ito ay nakitang nagbinigay ang kanyang buong oras panahon para hanapin ang aking puso. Siya ang nakikita ko. Kaya ayon sa aking puso, ibinibigay ko siya sa inyo upang siya ang magturo ng kaalaman, karunungan at pag-unawa. Pag sinabing, I will feed you with knowledge and understanding, ito po'y hindi sa kaalaman ng ating kagalang-galang na mahal pastor. Ito'y binigay ng mahal ng Panginoon. Ito ang ituturo. Ito ang iyong pangangaral. Ito ang dapat nilang isabuhay dahil ito ang tama. Ito ang nararapat. Ito ang magiging daan para sa kaluwalhatian ng aking pangalan. Kaya nga sabi ng mahal pastor, ako ang daan. Ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Wala kang ibang dadaanan. Dinala ng mahal na Panginoon ng ating mahal na pastor. Dalin mo ang aking salita sa aking kapamaraanan. Ito ang katotohanan at magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. I am the way, the truth, and the life. Huwag natin kopyahin ang hindi natin pwedeng kopyahin. Kasi ang mahal na Panginoon, ayon sa kanyang puso, nagbigay ng pastor para kumandili sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga dito sa Psalms 119, from 33 to 40, kung babasahin niyo po sa Tagalog, Psalms 119, 33 up to 40, ito po ang itinuturo sa atin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Dito po sa mga awit, Kabanatang 119, talata 33 hanggang 34. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan.
Oo, aking susundin ang aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagat siya kong kinaaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan sapagat ang mga katulad mo'y mabuti. Narito, ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin, buhayin mo ako sa iyong katwiran. Amen. Siguro mga minamahal, ito'y malinaw sa atin kung anong pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtuturo sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Bakit sinasabi ituro? Bakit dapat i-impose? Ang sabi nga, ako ang daan. I am the way, the truth, and the life. Hindi sinasabi, ako ang isa sa daan. Hindi sinasabi, ako ang isa sa kapamaraanan. Ako ang isa sa mga liwanag. Ako ang isa sa mga buhay. Walang ganun. I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, no choice. Tayo mga minamahal, kaya tayo napapahamak sa ating mga desisyon sa buhay kasi meron tayong choice. Gusto kong kumain. Pero gusto kong kainin yung masarap eh. Pero pwede ka naman kumain na mura. Tapos pag, pero kulang yung pera ko eh. Amang utang muna ako, pera kasi gusto kong gawin yun. Kasi we have choice. Pero pag ikaw wala kang choice, yun at yun lamang, hindi ka naaalis dun. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan ang gusto ipangaral sa ating magulang sa mahal na Panginoon. Na ituro mo sa kanila na wala na silang ibang panganghawakan. Wala na silang ibang pagbabasihan. Wala na silang pwedeng isabuhay kung hindi ang iyong salita. Dahil ito'y buhay na naggagaling sa iyong salita na para sa amin. Ang sabi pa nga rito, mga minamahal, sa Psalms 115-105, ang nakalagay dito, ang salita ng mahal na Panginoon ay ilawan sa aking mga paa. At ang ilaw nito ay sa aking daraanan. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paanan at liwanag ng aking daraanan. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, mabuhay ka sa aking salita. Hindi ito tinawag na fluorescent lamp o bulb. Tinawag dito ilawan. Bakit tinawag na ilawan? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang salita ay daladala mo palagi. Magiging silbing liwanag sa iyong lalakaran upang ikaw hindi mawala. Hindi ito sinabi, ilawan mo. Mag-ilaw ka rito, maliwanag dito. Pumunta rin ako, madilim. So pag nandun pala ako, balik ako sa kadiliman. Pagbalik dito, sa kaliwanagan. Hindi ganyan ang paggawa na sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang aking salita ay isang ilawan na iyong dadalhin sa iyong paglakad upang hindi ka mapahamak sa iyong daraanan. Ganyan tayo pinag-iingat ng mahal na Panginoon. Ang sabi pa nga dito eh, huwag kang matakot. Binigyan na tayo ng ilawan ha. Pero sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot dahil ako'y sumasa iyo. Hindi kita iwanan o pababayaan man. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ayoko kayong mapahamak. Ano sinabi ng mahal na Panginoon? My people are destroyed because of lack of knowledge. Nasira, nagapi ang aking mga bayan dahil sa kanilang kakulangan ng kaalaman. Kaya pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pastor na mangangalaga sa atin. Na hindi mawawala ang bawat isa sa atin. Bagkus tayo ay magbubunga at lalago pa. Ito po ang pangalawa sa ating huling talata sa Salmo, sa Psalms 103, 2-3, 8-17. Ang sabi po rito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng niyang mabuting ginawa at siya'y nagpapatawad sa iyong lahat ng mga kasamaan na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng sakit. Ang Panginoon sa 8, 103 verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Sa 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan.
nasa natatakot sa kanya at sa kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak ng mga anak ang magpapala. So, anong katatakot natin kung tayo pala ay susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ganyan po kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon, tulay ang mahal na Panginoon. Kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, disin sana, wala tayong inaasahan na bagong buhay o buhay na walang hanggan. Anong pinangako ng mahal na Panginoon sa atin? Last verse, John 14:1-4. Ang sabi rito, huwag kang magulumihanan. Huwag daw tayong malungkot o magulumihanan sa inyong mga puso. Ganyan, tingnan nyo ang salita ng mahal na Panginoon. Ganyan siya. Ganyan ang mahal na Panginoon kung paano tayo itinatangi. Tinitignan ang ikabubuti ng bawat isa sa atin na huwag tayong mahirapan o magpalit man lang ng pananampalataya o baguhin ng pananampalataya. Ang sabi rito, huwag kayong maggulumihanan ang inyong puso. Magsinapalataya kayo sa Diyos. Magsinapalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, kung di totoo, merong buhay na walang hanggan. At kung hindi totoo, wala tayong mga tahanan sa langit. This is sana, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko na ginawa, hindi ko na sinabi sa inyo. Pero sabi ng mahal na Panginoon, dahil totoo to, pag natapos ko ang bawat tahanan na ginawa ko sa inyo, ako'y babalik upang kayo'y kuhanin. At kung saan ako nandoon, ay duroon kayo. Sabi ng mahal na Panginoon, I will come to take my people back. Sino to? Tayo! Tayo na nagkukulay minsan sa mahal na Panginoon. Tayo minsan na naghihina. Pero ang Diyos na pinagkilingkuran natin, napakatibay. Diyos na nauunawa. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong lumihis. Patuloy kayo dahil malapit na ang panahon. Malapit na ang takdang panahon. Hindi natin pwede sabihin ang araw. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, huwag niyong bawasan ang iyong pagmamahal. Huwag niyong bawasan ang iyong pagtitiwala. Huwag niyong bawasan ang pagtrabaho ng inyong kaligtasan. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Hindi magkukulang ang Diyos na pinaglilikuran natin. Hindi magbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong katwiran magbago. Wala tayong katwiran para sabihin, mahal na Panginoon, hindi ako makasunod. Dahil sa hindi mo pagkasunod ay dahil lang sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, sino makakapaghiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon? Kamatayan, kahirapan, o ano pa mga bagay? Ang sabi ng mahal na Panginoon, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Isang bagay lamang ang pwedeng magpahiwalay sa ating mahal na Panginoon. At to, ang magpapahiwalay lang sa atin ay tayo mismo. Kung paano natin dinisisunan ang ating buhay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa araw na ito, ibinibigay ko sa inyo ang pagpapasya. Dumawa ka na mabuti, buhay na walang hanggan. Huwag mong gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, kapahamakan. Ganyang kadakila ang ating pinakamamahal. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng pagkakataon, makapagdala ng mensahe. Sana ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Sana ito'y isang pagpapatibay na tayo hindi magkakamali. Sana ito isa yung pagpapatibay na may isang tao ng Diyos na totoong nangaral at nagbigay at nagkalinga para sa ating kaligtasan. Pasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you.
Master, hindi siya mahirap po, hindi siya mahirap paligayahin. Ang gusto lamang ng mahal na Panginoon ay makita mo ang kabutihan at totoong pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mapapalad na meron tayong mga bisita na binigyan nila ng panahon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa atin na matagal lang nasa mahal na Panginoon, ganun din pa ang inyong puso, paano nila tinatanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito sila. Sinurrender nila ang kanilang buhay para ibigay sa kapamahalaan ng mahal na Panginoon. Nakikita nila totoong may Diyos pala nagmamahal sa atin. Meron palang Diyos na makumakalinga sa atin. Maraming panahon ang inubos natin sa ating karunungan, kaalaman. Pero tayo'y naligaw. Meron lang palang 100. Isang kapamaraanan. Isang katotohanan at isang buhay. Ito pala ang ating pinakamamahal ang Panginoon. Dakila ang ating pinakamamahal ang Panginoon. Sometimes, mga minamahal, sa mga baguhan at sa mga datihan, kung kayo may private moments sa inyong bahay, kausapin yung mahal ang Panginoon. Mahal ang Panginoon, umabot na ba po sa aking sa inyong pamantayan ang aking paglilingkod? Mahal na Panginoon, kung hindi pa, ako'y nagigiklood, mahal na Panginoon. Tingin mo, mahal na Panginoon, ang aking panalangin. Ayoko mawala ka sa aking pili. Ayoko mawala ang iyong kabutihan. Ayoko mawala ang iyong pangako. Tomorrow may be too late. Kung di natin sisaya sa atin ang ating mga puso, hindi natin pwede sabihin sa ipaguhan sa inatihan. At hindi ka na mahal na Panginoon, ano ang puso mo ngayon sa akin? Ano ngayon ang aking inaasahan sa iyo? Mga minamahal, huwag natin sayangin. Sabi nga, every day of our life. Sabi nga, na mahal na Panginoon, binibilangin niyo ang inyong araw. Dahil sinasabi na mahal na Panginoon, lahat ng mga araw na ito, na yung dinaanan na hindi mo na muling babalikan. Kung ito'y nalampasan mo na ang kabutihan ng mahal na Panginoon, baka hindi na bumalik ito. Kaya sabi nga, kung ikaw'y binigyan ng panahon, magsisi. Kung ikaw'y binigyan ng panahon, kumilala. Kung ikaw'y binigyan ng panahon, magbago, gawin mo. Baka bukas ay huli na. Ang pagdating ng mahal ng Panginoon, wala nakakalam. Pero bantayan niyo ang bawat kaganapan sa ating kapaligiran. Hindi na tulad ang dati ang nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming bagay na nagbabago. Maraming bagay ang nagbibigay ng kaguluhan. Sabi nga, bantayan nyo. Dahil ang Diyos na darating ay totoong dakilang Diyos.